Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome po tayo sa ating Doulos Sunday Service. Purihin ang Panginoon. We greet everybody. Lalong-lalo na po ang lahat ng ating mga cell leaders, yung ating primary 12, 144, and the rest of every Doulosians po. Binabati ko po yung magandang hapon. Sa kabila po ng meron tayong crisis ngayon, narito po tayo. Tuloy po ang service. Hindi po tayo nagliliban. Meron po tayong tinatawag na live stream service. So ang prayer ko po lahat po kayo, yung inyong mga magulang, mga kapatid sa tahanan, mag-ano kayo ng konti, mag-stop lang muna tayo ng sandali para makapakinig tayo. In-encourage ko po lahat ng mga pamilya ngayon na bahagi po ng live streaming na ito. Makinig po kayo mabuti sapagkat this will give you not just an important teaching, but ito ay ano po to, important instructions sa bawat isa. Alam niyo po, marami po ngayon naguguluhan, naku-confuse, no? Hindi po natin alam kung ano ang mayayari because we are just on the second week or almost third week na po tayo ng ating coronavirus incident dito po sa Pilipinas. And as you know, marami pong bibigat po nangyayari ngayon, no? Magme-mention po ako ng mga magagandang pwedeng mangyari and then magme-mention din po ako ng magiging problem na ating kakaharapin at pag-uusapan natin para lahat po tayo makapaghanda. Okay? Kung matatandaan niyo po ang bansang Pilipinas ay naniniwala po isang bayan na pinagpala dito sa Asia. At ito po ay may mandate, may calling po ito na gagamitin ng Panginoon di lamang po sa Asia, sa buong mundo. Ito pong last 3 to 4 years na sa pangunguna ng ating Pangulo, nakita po natin yung napakagandang pagunlad, pag-asenso po ng ating bayan, way, way better ng mga nakaraan pong mga government leaders natin. Pero itong kay Pasto, kay Pangulong Duterte, birthday niya po ngayon, no? O kahapon, birthday niya. And we greet our President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte, ng happy birthday po sa inyo. I think 75 na po siya ngayon, no? Now let's go back to sa ating topic po ngayon. Sa araw pong ito, gusto ko marinig ninyo na meron pong crisis ngayon sa Pilipinas. Okay? Kung inyo pong papag-aralan, una, meron tayong health crisis. Pag sinabi ko pong health crisis, ito po ay problemang pangkalusugan. As you know, meron pong coronavirus ngayon na problema natin, no? Maging sa Amerika, mabigat po yung problema ng health crisis. Marami pong namamatay, no? Yung latest ko pong bagong ano, meron tayo 1,000 plus na yung kasama ng persons under investigation at person under monitoring, no? Meron po tayong na talagang meron ng coronavirus. May numbers na rin tayo dyan. At alam ko, marami na rin pong namamatay po ngayon. Kung di po ako nagkakamali, kung check upin ko po sandali, base po sa report, meron na pong 1,075 na may confirmed COVID cases in the Philippines. Okay? Meron pong 272 na new cases. Meron pong 68 na disease, namatay na po. At meron naman pong nakarecover na 35. No? So, yan po yung ating present ngayong araw pong ito. Yan po yung ating present figures. No? Meron talaga tayong health crisis. Magkakaroon po tayo. Dahil sa health crisis po na yan, ano po ang nangyari? Dahil sa coronavirus, ni-lockdown ng buong Pilipinas. Okay? Gumagamit lang sila ng ibang terminology, pero parang na rin pong lockdown po yan. Sabihin, limitado na paggalaw ng mga tao. At dahil po di sa nakakabahalang karamdaman na kumakalat po ngayon, well, ibig sabihin po niya, maraming negosyo ang magsha-shutdown muna for the meantime, hindi magpapatak, hindi po tatakbo, hindi po, ano yan, hindi po aandar. So, yung mga nagtatrabaho po, hindi muna sila papasok kasi baka mahawa eh. Eh, siyempre, yung mga pabrika po natin, karamihan po dyan, yung mga manufacturing industry, hindi po nakakaporma ngayon, hindi makapag-business. Oh, so, ano ibig sabihin po niya? May ibig sabihin po yan, dahil lang sa health problem natin, may impact po yan sa ating economy. So, marami po tayong negosyo ngayon ang hindi umaandar. Ang airlines, bilyon-bilyon po nalulugi na dyan, no? Yung karamihan mga restaurant, hindi po makapagbukas ngayon. So, yung mga malls, hindi umaandar. Now, imagine nyo, gano'ng karaming empleyado yan na hindi makakapagtrabaho dahil nga doon sa may lockdown ngayon, eh, no? So, una, sa ngayon, nararamdaman ninyo yung health
crisis, pero parating na po yung economic crisis, no? Walang trabaho yung mga tao, no work, no pay, sarado mga business, lahat. Turismo, wala. Ah. So, i-shut down talaga yan. So, malaki po yung impact ng economic, no? So, siguro po, ganito po yung pagsasabi ng impact ng economic, ganito. Yung isa pong ordinaryong empleyado na umusweldo lang po ng 15,000, 10,000. Sa next month po, wala ng pera yun. Eh kung paano kung 3 to 6 months. Kaya gusto ko mag-isip po kayo habang nakikinig. Instruction ko po ito sa inyo. Kailangan ninyo mag-isip ng 3 to 6 months. Ito lang po ha, projection po ito, 3 to 6 months. Maganda kayo, kaya huwag kayo masyadong gagastos, magtitipid kayo. Ha? Kasi po, hindi nyo sigurado yung kung saan kayo kukuha, lalo na po yung mga minimum wages natin dyan. Ha? Lalo na yung mga nagtatrabaho ngayon. Na ngayon, sabi sa inyo, wala mo ng trabaho. Siyempre, no work, no pay po tayo dyan. Eh, no? So, hindi po tayo sigurado kung ito, paano gagawin ng gobyerno, kung paano bibigyan ng resources, pagkain man lang ang mga tao. Sa ngayon, wala pa pong konkreto ng kasiguruhan na meron tayo niyan. So, anong ibig sabihin po niyan? Sa isang ordinaryong minimum wages, no, tapos no work, no pay, nagwo-worry na yan. No, tama, nagka-crisis na po ngayon yan. No? So, imagine nyo po, from health crisis, pumunta na ngayon sa economic crisis. No? Ngayon, dahil isipin nyo po, no, walang pera, walang sweldo, walang pagkain. Naku po, papunta ho tayo dyan sa crime crisis. Tandaan nyo po sinabi ko, ha? Mula sa health, papunta sa economy, papunta sa tinatawag po nating crime crisis. Siyempre, yung iba po, hindi makapagpigil, no? Yung iba dyan, gagawa na po ng mga iligay. Yung iba po, baka mag-rampant yung looting, mag-knockout. Binabagit ko lang po yung scenario na posibilidad. Hindi ko sinabing ganun ang mangyayari. Pero may possibility po na magkakanon. Kung hindi tayo handa, no? Nagpapasalamat ako ngayon. Nakita ko naman po yung ating military, mga pulis natin. They see to it that they are in control, no? They are in control. So, yun po yung magandang balita, no? So, gusto ko pong makita ninyo na meron tayong health crisis, meron tayong economic crisis, and peace and order, yun ang pangatlo problem natin. So, kinakailangan po kayo ngayon, ang sinasuggest ko nga po, habang ano po tayo ngayon, eh maganda na po tayo. So, tingnan nyo yung perspective na 3 to 6 months. Kung kayo mag-asawa, o kayo nanay-tatay nakikinig sa akin, mag-usap na kayo mag-asawa. Paano tayo susurvive sa 3 to 6? Now, itong first 3 months natin, pwede makaporma pa tayo, mag-ayos-ayos tayo ng konti. Baka pwede pa tayo makahabol ng mga resources, yung mga natitira natin, mag-creating creative tayo, magkaroon tayo ng maliit na, baka pwede tayo may pagkakitaan, or magtalim-talim na kayo. Talaga pong pagandaan ninyo, I really encourage you. Kanina pong umaga, umu-order ako po ng bigas, no? Ha? Naku po, yung binili kong bigas, inagaw na po ng gobyerno. Ibig sabihin, yung binili ko, eh, hindi ko nakuha dahil, eh sir, pasensya na kayo. Kailangan daw ng gobyerno yung bigas, hindi ko pwede ibigay sa inyo. Mas marami na nga kailangan. Imagine mo, bumili po kasi ako ng bigas sana para baka pwede natin maitulong sa mga kapatid natin. Wala akong nabili. Alam niyo kung bakit? Kasi po talagang pati yung mga bigas ngayon, nangungunti na. So imagine nyo kung hindi kayo maghahanda. So I really encourage you. Maganda po talaga tayo. Now, bakit ko binabanggit po ito? Kasi, alam nyo po ang crisis. Pag may crisis po, wala tayong control. Crisis is an event over one which no one has control. Yan po yung crisis. No? Ito po yung, ang crisis po, hindi nyo ina-anticipate yan at minsan hindi po tayo nakakapag-prepare. Kaya kailangan nga po tayo ngayon, eh di kung ganun ang crisis, eh di i-anticipate na natin, i-prepare na natin sarili natin so that we could turn the crisis, you will turn the crisis into opportunity. Ini-encourage ko lahat ng buong Doulosians, kayo mga cell leaders, ha? Paalalahanan po ninyo yung ating mga kapatiran, ha? Na in the next 3 to 6 months, mas maghanda kayo kasi we never know what will happen. No? Remember, sa health crisis natin, wala pa tayong makita ang solusyon, no? Puro quarantine lang tayo, di ba? Pero may gamot ba? Wala naman, di ba?
ano ginagawa natin, yung mga tinamaan, nagbabaka sa kabilang yung mga doktor na ito gamitin natin, eh meron naman po gumagaling. Sa totoo lang, may gumagaling naman po. Eh kasi merong level-level pala yung coronavirus na yan eh. No? So yung pag matatanda, tinamaan, madalas po, tigok talaga. No? Pero yung mga kabataan, medyo lumalaban, malakas yung immune system. Kaya ibig sabihin, ganito, kung meron po kayong mga family members na nagre-reach na po ng 50 years old, ang suggestion po dyan, naku po, magpalakas po kayo. Diba, binanggit ko nga, una, huwag matakot, peace lang kayo, makapagpahinga kayo, makakatulog yun maayos. Hindi kayo makakatulog kung puro kayo worries sa crisis na ito. Pangalawa, uminom ng vitamina. Pangatlo, mag-exercise, kumain ng gulay, okay? At higit sa lahat, gawin yung normal na protection, huwag kayong lalabas talaga, stay at home. Lahat po, yung matatanda, huwag yun ang palalabasin, ha? Baka siya pa namamalengke. Maganda po yung mga bata na malalakas, no? Yun ang bigyan nyo ng ano, ng tinatawag nating ano, quarantine pass. Yung po, huwag po yung matatandaan lalabas, yung mga bata. So yun po yung aking minumungkahi po sa inyo. Now, ito po ano, ang effect po kasi po ng crisis sa isang bayan o sa isang pamilya o kaya sa iyong life, usually po, takot. Pangalawa, depression. Nadidisturb po ang tao, nadidespair. Yung iba naman po, napoprustrate. Yung iba, nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng loneliness. Yung iba, nag-worry. Yung mga meron ng hopelessness, no? Nagkakausap po kami ng mga pasto, tinatanong ko po sila, sabi nila, minsan, talagang mabigat po itong problema. Namu-problema ko sa mga members ko, yung mga isang kahigisan to ka, talagang kinakabahan ko sila ngayon. Wala silang kalaban-laban, walang trabaho. Masisipag naman itong mga to. Biro mo, meron daw siyang isang yung tatay, nanay, nagtatrabaho. Kaya lang, yun nga, yung minimum wage, o kaya yung ano, no work, no pay, no? Eh, may anak pang dalawa, nagtatrabaho. Lahat sila, walang trabaho. Nako, eh, walang ipon. Nako, dahil po sa walang ipon, yun na. Nararamdaman nila yung pressure, no? Yung nakuha nilang pera nung nakaraan, unti-unti na yung nauubos. So, ganun po yung nararamdaman nung mas nakararaming Pilipino ngayon. Kasi nga, no work, no pay. Wala nang trabaho sa mall, wala nang trabaho sa mga pabrika, wala nang trabaho sa mga tindahan. Sarado lahat eh. So, syempre, yung mga taong, yung ating mga kapitalista dyan, ako eh, ano naman isusweldo nila, wala nga akong kita. So, parang yung mga empleyado natin, naintindihan ko yung boss ko, hindi ako mabigyan. Ganun po yun eh. No? So, talagang, mayroong talagang economic impact sa atin. Yan, you never expect it, you never even anticipate it, pero yan na, nasa atin na po yan. So, kaya nga po, lahat po tayo, no? Nagkakaroon marami po mga tao. Sabi ko, wag lang kayo mawala ng pag-asa. Ang ating Panginoon, no? Wag yung isipin na ina-abandon tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, sa oras na ito, pataasin natin yung antas ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon, no? Naniniwala ako, hindi tayo ia-abandon ng Panginoon. So, lahat po na mangyayari. Now, very often, sa crisis pong na ito, magkakaroon po talaga ng economic depressions, no? Siyempre, pag may economic depression, wala kang pera, wala kang pagkain sa anak mo, ikaw mismo maapekto ka personal depression na ngayon. Diba? From economic depression, i-impact sa nanay-tatay, siyempre, magkakaroon ng personal depression ngayon. Ha? Eh, wala akong magawa yung kingdom of this world talaga, mga kapatid. Ha? Yung kingdom of this world, yung system of this world, collapse kayo. Kaya nga sabi ko sa inyong nakaraan, yung mga ano, napanood nyo naman siguro, mga 3 months ago, halos pagmumurahin ng Pangulo yung mga oligarch, no? Yung mga may-ari ng ano, alaman natin kung paano nila minamanipula yung negosyo para sa pampahirap sa mga mahirap. O ngayon, tabla-tabla na tayo. Ha? Napansin nyo, walang mahirap, walang mayaman ngayon. Ha? Buong mahirap, buong mayaman, ay tatamaan eh. Lahat may worries, lahat may takot. No? Puntahan nyo yung mga bangko ngayon. Halos ayaw magbukas. Natatakot baka mag-massive withdraw. Diba? So yung bangko namin po dito, pupunta ka pa sa isang malayong lugar, yun lang daw ang bukas. Yung sa branch namin dito, hindi kayo makakuha ng pera. Bakit? Eh kasi nga po, yung mga bangko, ayaw magpa-withdraw ata eh. So, talagang yung economic, matindang yung system ng world, hindi yung nag-work ngayon. Kaya ang mga tao po ngayon, they are filled with fear. And even our government, no? Bagamat ginagawa nila lahat, I feel that the leaders do not know what to do, no?
Ngayon lang sila naka, unti-unti na ngayon, nakagawa na sila ng mga command center. Ngayon, umaandar na po yung mga checkpoint na maayos, no? Yung food supply, no? Pakiusap ko po sa ating gobyerno na yung food supply ang number one bantayan. Yan po ang napakahalaga, no? Yung PPE, yung mga gamit po ng mga ating mga frontliners, yan po ang dapat i-priority, no? Kasi pala yung damit ng PPE, yung mask, yung katawan, yung sa paa, naku po, isang gamit lang pala ko yan sa maghapon. Wala na, papalitan na naman. So, habang tumatagal po yung ano, sabi nga daw, dalawang beses pa ginagamit, tatlong beses, hinuhugasan lang. Eh kasi wala talaga ho tayong ganun. So, talagang itong, yung ating mong protective gears ng ating mga frontliners, talagang konting-konti lang. Kaya dapat nga po, yung mga frontliners na hospitals, dapat bigyan talaga sila ng madami. Yung mga malalayo pa, na konti pa lang naman, eh pwede pa kayo maghintay ng konti, priority nyo na ito, mararami ang problem. So ganyan po ang nangyayari po sa atin. Sa Amerika ngayon, nagbusap na yung Senado at Kongreso nila na nagpasala sila ng batas para i-release yung budget para yung mga negosyo na ano, small scale business makapasok pa rin kasi para masweldohan pa rin yung mga tao. Kasi sa kanila mayroon silang billion dollars to support yung kanilang mga workers, no? Sa Pilipinas, wala taong ganyan. Kaya yung ating Pangulo, talagang nag-release lang siya ng budget para lang po sa kapakanan ng mga may sakit, no? Pero yung kapakanan naman po ng ating mga manggagawang wala ng sweldo, ako, malaki po talagang problema. Ngayon, napansin ko, natutuwa ako doon sa mga mayor, mga barangay captain, yun na, huwag lang sanang kukurakutin. Sana huwag lang. Sana huwag lang. Kung di nila kukurakutin po yan, marami po tayong makukuhang ano, tulong sa mga ating mga kababayan. So sana po, sama-sama tayo magkaisa, sama-sama tayong umunawa sa mga pangyayari. Huwag na ho tayo magkantsawan, huwag na ho tayo magsakitan pa. Ito na yung panahon na dapat lahat tayo magtulungan. Ang lahat ng Kristiyano, lahat kayo, blessing kayo ni Lord, ha? Lahat dapat tayo, kaya dapat itong subject matter na ito, wala na tayong panahon, no? Sabi ko nga, in a matter of time, pag hindi tayo nakahanda, yung economy natin, pag nag-spin down na yan, ako, out of control na. Diyan natin makikita talaga kung sino yung totoong born naging dyan. Kaya kinakailangan po tayo maganda, no? Tumulong lahat tayo. Huwag nating makuha yung mentality o yung mindset ng world na ito. Naniniwala po ako, meron tayong prinsipyo na pininiwalaan, kundi yung prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Yung prinsipyo ng Kingdom of God. Wala na tayong blame, no? Wala tayong dapat isihin po dito. The whole world is in crisis. And it so happened na shock na lang tayo, na surprise, ayan na po yung problema. May babasahin po akong talata sa Biblia na gusto ko pong i-share po sa inyo. Ito po yung sinabi ng Panginoon, no? Let me share this passage. In the book of Luke, okay, chapter 12, verse 15 to 21, he said, "Then he said to them, 'Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in abundance of possession.'" Bakit ito na pong binabasa sa inyo ngayon? Kasi po, ito na po yung time na bantayan natin ang puso po natin. No? Kasi po, paalaala lang sa lahat, hindi na ito yung panahon na maging greedy ang bawat isa. Do not go away with the attitude and mindset of the world. Ito yung panahon na dapat ang mga Pilipino ay magtulungan. Lahat po tayo magtulungan. Yung greediness, isoldi natin sa Panginoon. Ibalik natin talaga, isurrender natin. Sabi ng Bible, do not worry about yourself. Instead, put your trust in God. Yan po ang maganda. Let's put our trust in God. Kung kayo po barangay captain, matutokso ka talaga eh. Ang daming pera dadating sa'yo, ang daming gamit, pagkain, matutokso eh. Pero sana naman, huwag kayong matukso. Greediness po tawag dun eh. No? Kaya watch your heart. Eh, gamitin nyo po ito na at least one day po, magkatos-tos man tayo mga barangay captain, ha, yung mga leader natin, mga mayor, abay one day masasabi natin sarili natin, Lord, nung nagkaroon ng crisis, hindi ako nang hitwat. Diba? Hindi ako nag-dekwat, hindi ako nang upit. Ha? Dapat malinis po tayo. Iminumungkahi ko po yan sa ating mga leaders. Sana po lahat po tayo, no? Iwasan niyo pong maging greedy, no? Iwasan niyo rin pong
isod nyo ng inyong sarili yung problemang ito. Remember, this is a worldwide global pandemic problem. Minsan po, huwag yung pilitin na tayo po may kasagutan. Isa lang po ang pwede natin gawin yun. Pay attention to God's direction. Ito po yung pinakamahalagang iniisip ko pa ngayon. Walang gamot, ekonomiya, bagsak. Ano gagawin namin? Ito sinabi sa akin ng Panginoon. Pay attention to my direction. Ngayon, yung mga unbeliever po, hindi sila naniniwala sa Diyos. Normal, hindi magpe-pay attention sa Diyos. Survival lang po yun. No? Makakain lang. Ilan po gagawin nila. Pero, when Jesus said, watch out your heart. Ang ibig sabihin niya natin, talagang mangyayari ito. Bantayan mo sarili mo. Because if you are not paying attention, tatamaan ka talaga dito. No? Ang tingin ko po dito, mukhang ang Diyos. Ha? Napansin ko po ito, mukhang ito yung verse na sinasabi ni Lord sa ano eh. Sa, naalala niyo po pa yung kay Joseph. Nagkaroon si Joseph ng crisis. Sa dulo ng kanyang crisis, ginawa na po siyang prime minister ng Egypt. At doon sa pagiging prime minister ng Egypt, yun pala, may plano pala, may magandang plano pala, Lord. Sa umpisa, pinakita na ang plano sa kanya, ganito, yung mga magulang at mga anak mo yuyuko sa'yo. Kasi siya magiging leader, yun ang dream eh. Pero pansinin niyo po, ano? Napakaganda ng dream sa kanya. Ibig sabihin, napakaganda ng plano ng Panginoon sa kanya. Pero ano niyo po nangyari? Ito ang masamang balita. Hindi porkit ikaw nagkaroon ng dream, exempted ka sa crisis. So, pag sinabi ko pong exempted sa, hindi siya exempted sa crisis, dadahanan niya po talaga to. Alam ba, ganito. Ano kaya? Kung nag-pray and fasting si Joseph, hindi niya kaya dadaanan ng pit? Hindi kaya siya magiging slave? Hindi kaya siya magiging prison? Ano sa tingin niyo? Remember, he is the dreamer. God show him his great plan for this man, Joseph. Alam niya sa totoo lang, mukhang hindi madadaan sa prayer ng fasting yung buhay ni Joseph. Dadaanan niya talaga. Bakit? Kasi po, itong crisis na dinadaanan niya, doon siya madidevelop. Yun po ang puntos na gusto kong gawin dito. No? Alam niyo po, bukas meron tayong national prayer ng fasting. No? Basahin ko muna itong verse na ito, ha? Sa Genesis chapter 41 verse 32. The reason the dream was given to Pharaoh, na naginip yung Pharaoh, in two forms. Ano yung in two forms? Basahin nyo yung mabuti. Ha? Magkakaroon ng pitong tagutom at another pitong years na tag, at pitong taon na tag-ane ng maganda, great harvest. Maganda. Pero after that, magkakaroon ng 7 years of famine. Kaya, nabulabog si Pharaoh doon sa panaginip na yun. Kaya nga, the reason the dream was given to Pharaoh in two forms is that the matter has been firmly decided by God. Yun na. The matter has been firmly decided by God. So lumalabas, ito palang prosperity na 7 years at yung 7 years na famine, it was firmly decided by God. Si Lord ang nag-decide. Ha? O, 7 taong kayo, decision ko to, 7 taong maraming ane. Then, after that, ha, may 7 taong tagutom. Siya nag-decide nun eh. At ang sabi ng Panginoon, and God will do it soon. At gagawin niya. At tingnan mo na, pag si Lord nagsalita bilang hari, ay wala akong babawi dyan. Pag sinabi ng Panginoon, magkakaroon ng 7 taon na tagutom, magkakaroon talaga. Pag sinabi ng 7 taong blessing, so malinaw na po. Sabi ng Bible, that the matter has been firmly decided by God. And God will do it soon. Ito ang tanong. Eh, siya naman pala nag-decide niyan eh. And sabi ng Bible eh, God will do it eh. Siya pala gagawa. Ano ba ito mga kapatid? Madadaan ba ito sa prayer? Madadaan ba ito sa prayer? Sa tingin niyo, madadaan ba ito sa fasting yung nangyari kay Joseph? Sa tingin niyo, alam niyo po, ang Diyos may plano eh. No? Ayan ang gusto ko makita ninyo. Huwag nyo lang makita yung plano, ha?
ang plano ng coronavirus. Sigurado ako, mayroong dahilan yan sa likod eh. No? Gusto niyo bang malaman kung ano yung sa likod nito? Simple lang po, pakinggan niyo mabuti. Alam niyo ngayon, marami na kasing Diyos eh. No? Maraming tao ngayon, ang Diyos nila pera na. No? Minsan, ang Diyos nila yung kanilang kapritso. Marami ng Diyos eh. Ngayon, yung mga mayayaman dyan, ang Diyos nila pera. Kahit hindi mayaman, ang Diyos nila pera. Ha? Ngayon, pinapakita sa atin na yung gino-Diyos nyo, ang gino-Diyos po natin, walang magawa ngayon. Walang magawa. The heaven is laughing. Why? Kasi yung puso nyo, pinagkakatiwala nyo sa pera nyo, sa trabaho nyo. Ganong maraming Christian ngayon? Dahil may trabaho, malaki sweldo. Nako, akala mo na kung sino. Naging proud. Ha? Yung iba nga, hindi na nagpakita sa simbahan eh. Nagtago na eh, no? O ngayon, wala ka ngayong trabaho. Wala ka ngayong pera. Ano ba to? Is God getting our attention? Baka ito yung gusto ng Diyos. Tingin ko ito yung gusto ng Panginoon eh. Wala na kasi yung attention natin sa Diyos eh. Wala na tayong attention sa mahal na hari ng langit at lupa eh. Right? Yung mga principle ng Diyos, wala na, binabaliwa na. Tignan nyo ngayon, yung divorce, talagang pinauuso talaga eh. Same-sex marriage, laging pinauuso yan eh. Ha? Abortion. Ha? Yung crime against humanity, yung crime against, you know, natural resources. Ang tindi. Mukhang walang ginodiyos eh, walang nirerespeto. Eh ngayon, sabi ng Panginoon, sige, bigyan ko kayo ng crisis ngayon. Ano sabi ng Bible? Ulitin ko, no? In two forms eh, bibigyan muna sila ng pagkakataong abundant blessing. Pero after 7 years, famine. Famine. Naku po, maniwala po kayo. Ano mangyayari sa isang bansa pag dumating na yung famine? Yun ang gusto kong maintindihan ninyo. Ngayon, may crisis din tayo eh. No? One day, famine dulo niyan. Oh. Di ba? Ano nangyari kay Joseph? Okay, Joseph, may nangyari sa kanya personally. O nangyari sa mga Egypto. May nangyari sa kanila as a nation. Ano nangyari doon sa original plan? Doon sa kanyang tatay na si Jacob at sa kanyang mga kapatid. Iko-connect nyo po yan eh. Huwag nyo haya ang hindi nakakonekted. Dapat i-connect natin. Sino si Joseph? Ano gagawin siya? Ang Egypt po kasi nung araw, sila po yung pinaka ano eh. Sila po yung pinaka pinuno ng buong mundo nung araw. Parang Amerika yan. The king of the world is the Pharaoh. Parang ganun yun. No? Eh, yung tao ng Diyos na si Jacob at saka yung 12 tribes, eh yun po, mga pinili ng Diyos yan. Kung wala si Joseph, hindi na-preserve yung mga piniling tao. Ha? Kung wala si Joseph, hindi mapapakain ang buong mundo. Pero dahil may isang Joseph, anak ng Diyos, pinili para manguna, galing sa karian ng Diyos, ambasador ng Diyos yan. Siya po ang sumagot sa mga nangyayaring krisis sa panahon niya. Naapektuhan ng Egypt, naapektuhan ng kanyang pamilya, at naapektuhan yung overall plan ng Panginoon. So, ayos at work. Tingnan natin ngayon kung ano ba yung overall plan ng Lord. Bakit may ganito? Siguro yan po ang tingnan natin. Bakit may crisis? Does it affect the overall plan of God? Eh, ang plano ng Panginoon, isave ang world eh. Eh, paano masisave? Proud na nga eh. No? Ang iniisip na lang mga tao, pera, career, trabaho, wala nang iniisip na Diyos. Yung iba dati ng Christian, nawala na, backslide. Bakit? Nawala ang Diyos sa buhay nila. So kung kayong mga nakikinig, nawala na kayo sa Panginoon, yan, God is getting your attention po dyan. Dapat lahat po tayo ngayon, katulad ni Joseph, no? Tingnan niya yung overall plan ng ating Panginoon. Yan po yun, no? Kasi po, pag dumating na talaga tong crisis, you will get hurt eh. No? Pag dumating na po yung crisis point, there's only one way. Okay? You either shift your life or change your life. Ganun po yan. So, tong crisis na ito, marami mong mababagong tao. Maniwala po kayo. No? Marami po. Lahat po tayo. Ha? Pasensyahan na tayo, ha? Yung dating resources na meron ka, nasabi mo, pare, 6-digit salary ko, patay ka, wala na ngayon. Di ba?
oh, yung dating malakas ang negosyo mo, ano, wala ka na ngayon. So, paano yan? Diba? Kasi nga, ito pong yung crisis na ito, lumalabas na we will no longer have the same resources. I'm sorry to tell you that. No? And dahil dyan, some of you, kinakabahan. Because you know why? Because sometimes crisis will reveal how well or how poorly we have managed our resources. Yan yun lang po yun sa Tagalog. Eh, lumalabas kung sa panahon ng crisis na ito, malalaman kung talagang magaling kang mag-manage ng resources mo. Yan po ang naging problem. It's about, so alam nyo, gusto kong banggitin sa inyo, ha? Ang number one solution natin ngayon dito, mga kapatid, is management. Management po yan. Tandaan nyo po yun. Hindi kayo pwedeng gumalaw na wala kayong iniisip na management ngayon. I-manage nyo yung maliit nyo pang resources ngayon. Ha? I-manage nyo yung life. Now, how do we manage? Ang para sa akin po, management, okay, is part of our design. Meron tayo. In fact, para sa akin, ang management develop will always develop people. Tayo po. If we cannot manage, we will lose. Ha? If we cannot manage. Ang tingin ko po ngayon dito sa ating problem na ito, ang hindi makapag-manage, matindi ang epekto. Kaya kunin nyo po sa oras na ito ang salitang I will manage my life, my resources, and my situation. I will manage this crisis. Tandaan niyo yung salita niyan. I will manage my crisis, I will manage my life, and I will manage my resources. That's the only hope na meron tayo ngayon. Okay, kasi itong crisis na ito, i-develop yung ating management skill. No? God will give us opportunity, no? Para mag-manage tayo, no? No? Ma-motivate. Alam nyo ngayon, na-motivate akong mag-manage talaga lalo ngayon. So, in-encourage ko po kayo. No? Hindi na natin magagawa yung luha. You have to develop. Sabi ko nga eh, yung personal economic system ko, iniba ko ngayon. I need to, ngayon, siyempre, wala tayong pare-parehong trabaho. Eh di, dapat, gagawa ko ng panibagong plan ko for my economic system. No? Ha? Ang Chinese at Japanese, pag tinanong mo ano ibig sabihin ng crisis ang nila, sabi nila, for us, Japanese or Chinese, ha? Crisis means opportunity. Ibang ganda. So, dapat gawin natin to. Kaya nga, binanggit ko po yung word na management, no? Yung bilib po ako doon sa mga nagtago ng pera, no? Yung mga nilagay sa baol, nilagay sa kisame, nilagay doon sa mga likod-likod ng mga libro niya. Yun, gagaling ho yun. Katagtago ng pera. Ngayon, naka-relax na relax sila, hindi sila nag-worry, hindi sila na-pressure kasi meron silang bubunutin. Ganyan po buhay. Management will help us through the crisis. No? Kaya kailangan ngayon po, meron tayong crisis na, eh, labas na natin yung magagaling na management skill natin. Ha? Banggitin ko lang to, walang tao na walang management skill. Lahat po tayo binigyan ng Panginoon ng management skill. Kaya lahat po tayo dapat. Ha? Napansin ko po, ang management skill natin, base po yan sa design ni Lord sa buhay natin. Ini-encourage ko po kayo, no? Tingnan nyo ito sandali. Ang buhay mo, dapat may pundasyon ka. Ang pundasyon ng buhay mo, yung God's Word, God's Law, and God's Principle. Yung paggalaw mo ngayon, lagi mo itanong, ito yung tamang management, ha? Prinsipyo ba ito ng Diyos? Halimbawa, madamot, hindi privilege ng Diyos yan. Yung masabi ko, yung marami, ay mong mamigay. Oops, huwag ka masyadong ano. Huwag yung gumahin doon sa mga oligarch, mga swapang yung mga yun. No, dapat gawin ninyo, tumulong tayo. That's God's principle. Ha? Kasi ngayon, God's world, world's way, hoarding, tago. Tayo, giving, kingdom principle. So, tanungin ko sarili mo, saan ka ba? Sa kingdom principle o sa world's way? Naglalaban yan eh. Misan tayo mga Kristiyo, ano yung world's way? Takot, kaya nag-hoards. Eh, ang Christian, God's principle, tayo namimigay kasi we trust God. Ganun po yun. So, dapat, ang tamang management ng buhay mo, you have to learn how to give.
not to hurt. That's God's principle. Yan po yung pundasyon natin. Ha? At saka paalala ko sa inyo, lahat po ng hindi marunong, nahirapan kayo, ito lang po gawin natin. Pray tayo, He will give us strategy. Ha? If you will ask Him, bibigyan kayo ng mga idea. Yung iba nga sa inyo na wala ng trabaho, matutuwa. Kasi makakapag-start kayo ng sarili niyong business. O, di ba? So, malaki po mangyari. Ha? Sometimes, itong crisis na to, natututo tayo manalangin. Ha? Huwag yung kakalimutan po, meron tayong available kingdom riches. Kung wala man tayong pera, kung wala man tayong mga ganyan, pero meron tayong kingdom riches. Ang kingdom riches po, yan po yung knowledge, understanding, wisdom. Yan ang mga kailangan natin, no? Faith and peace of heart. Peace of mind. Naku, yan po ang kayamanan natin. Eh kayo mga Kristiyano, kayamanan nyo yan, ha? Mo lahat ng tao natatakot ikaw may peace. Bakit? You trust God, di ba? Yung iba naman po, natutorete, pero ikaw, kalmado. Bakit? You trust God. May faith ka. Resources ng kingdom yan, binigay sa atin yan. Gamitin natin yung faith natin. Yan ang mga resources na nire-receive po natin. So, yung mga kakalimutan po yan. And another thing is this, ha? Yung wisdom, knowledge, and understanding. Yung iba natataranta, di alam gagawin. Minsan tataka sila eh. Bakit kayo mga Christian? Sabi sa akin nung isang bishop, ba't ikaw parang relax na relax ka? Sabi ko, sa crisis na ito, I have the keys of the kingdom of heaven. Alam niyo, bishop, ang key? Access. Ano yung access? Sa buhay natin, nakakaturete, may access tayo, may key. Kasi po yung key, symbol po yan ng access. Ha? Ano yung bishop ng access? Maganda po kasi salita yung word na access, the keys of heaven or the access of people. Ibig sabihin po niyan, yung mga prinsipyo ng Diyos, pag alam mo, yun ang access mo. Diba? Halimbawa, may resources ka, ipamigay mo. Sa iba, pag may resources, itago mo. Hindi mo alam kasi yung access. If I learn how to give, the Lord will supply all my... Remember, I'm in the middle of this world crisis, but my kingdom where I come from is never in crisis. Tandaan niyo yan. So, dalawang kingdom yan. Eh. The kingdom of the world is in crisis, but the kingdom of God is not in crisis. So, where do you belong? I belong to the kingdom of God. Wala kaming crisis doon. Di ba? So, if you follow that divine principle, because you have the keys of the kingdom, you have the principle of the kingdom na pinapractice niyo po sa buhay natin. Kaya nga, itong pera na, wala tayong pera, pero meron tayong riches from heaven in the form of wisdom, knowledge, and understanding, faith, peace, that passeth all knowledge. Yan ang mga nasa atin ngayon na hindi mananakaw. Kaya meron tayong king, kaya tayo po lahat ang kingdom citizens, okay? Lahat po tayo, meron blessing. Paalala ko lang sa inyo, ha? Not because we are Christian, we are immune from crisis. We are not exempted from crisis. Tatamaan din tayo, di ba? Tinamaan ba si people of God, si Jacob and his family? Tinamaan eh, no? Ang pinakamayamang Egypt, tinamaan eh, no? Si Joseph, yan ang unang tinamaan. Sana, sabi ko nga, Lord, nung nagkaroon ng famine, pwede ba kami mag-pray noong time na yon para wag matuloy ang famine? Hindi eh. Lala na sinabi na ni Lord. Eh, paano kung ito na yung plano ni Lord? Paano yan? O paano nyo? Wala, hindi nyo madadaan sa prayer and fasting yan. Talagang gagawin ng Diyos, sabi ng Bible, di ba? Ulitin ko, binasa ko sa inyo, di ba? Ha? That the matter has been firmly decided by God. Nagugutumin eh, no? And God will do it soon. O, di na. Makaplano na yun eh. Gagawin niya talaga. Eh kasi nga, may plano Diyos eh. Bakit nagkaroon ng coronavirus eh? Inalaw niya yan eh. Kung sino mang gumawa niya, ano naman nangyari dyan? Inalaw ni Lord. Bakit inalaw? Kasi sabi niya, nung time na to, sabi niya, that the matter has been firmly decided by God. And God will do it soon. Kaya nga na dumating yung ano, huwag niyo kalimutan to ha. Pag yung crisis galing kay Lord, lahat tayo affected. Okay? Kaya nga, ang tanging survival kit ko, yung knowledge, foundation knowledge ng Kingdom of God. Yan lang po yung kakampi ko ngayon. No? Kaya kita nyo, bakit ako gumagawa ng mga Facebook Live para doon. Alam ko, ito yung, Lord, test kasi sa atin ito yung crisis. And this crisis is going to happen. Ulitin ko,
paano kung yung verse ng Genesis 41:32 ay nangyayari ngayon? Paano na? Diba? That this matter has been firmly decided by God. Wala, tingin ko, marami na ako kasing proud eh. Marami nang ayaw tumawag sa Diyos. Siguro ang dami nang backslider. Alam niyo mo ba ngayon, ang daming backslider na tumatawag sa akin. Pastor, kamusta kayo? Masabi ko ba? Dito tumatawag sa akin. Dito nagtetext sa akin. Ha? Pero nagtetext sa akin ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi God is getting that attention. Yun ang nakita ko dito, mga kapatid. Kaya hindi ko nakikita yung mga nakakatakot-takot-takot. Nakikita ko, Lord, opportunity ko pala to. Bilang isang pastor, bilang mga Kristiyano, Lord, opportunity namin na magdala ng mensahe, mag-share ng gospel, ilapitan ng mga tao, buong pamilya. Ay, naku, maniwala po kayo. Alam nyo, ang suggestion ko sa inyo, lahat ng family nyo, panoorin nyo dito kasi ito practical to eh. Yung mga nanay, tatay nyo, baka hindi na tumatawag sa Diyos yan. Yung mga magulang nyo, baka hindi pa tumatawag sa Diyos yan. Naku, sayang. Ha? Para makita nila yung tamang, kasi ang labanan dito, perspective. Perspective ang kailangan mo dito. Itong perspective na binibigay sa inyo, ang crisis, lahat tayo tatamaan. Perspective yan eh. Ngunit ang lahat ng mga tao na sa crisis, madidevelop tayo dito. Okay? Nakita ko si Joseph eh. Yung experience mo ni Joseph. Bakit siya matatag during ng, you know, pit, slavery, prisoners? Alam niyo kung bakit? Because David, maganda yung kanyang foundation. Galing siya sa tatay niyang si Jacob eh. No? Sino ba si Jacob? Anak ni Isaac. Sino ba si Isaac? Anak ni Abraham. Sino ba si Abraham? Eh, siya yung kaibigan ng Diyos. So, yung lolo niya, ipinasa sa kanila yung understanding na to. Okay? So, huwag niyong babaliwalain po yun. No? So, kung titingnan niyo po, si Joseph, napansin ko sa kanya, huwag niyong mamisto, no? Napansin ko kay Joseph, nung time niya, wala ho siyang ibang nilapitan, kundi ang ating Panginoon. Lalo niyo napansin kay Joseph, yung kanyang dedication kay Lord 100%. Ang hirap po pag sa middle ng crisis, yung 100% dedicated tayo sa Diyos. Nako, yan ang mahirap. Lahat, ano, napapakomplain tayo, natatakot tayo, ha? Unlike Joseph. Nung crisis sa buhay niya, kasama niya yung 7 years of famine, napansin ko, hindi siya pin-reserved doon. Hindi siya in-exempted. Talaga tong crisis, walang pinipili po ito kahit Joseph ka pa. No, ilulublob ka talaga doon sa pit. Ilulublob ka sa slavery at prison house. Eh. Kasi nga, tinetest po tayo. Malalaman kung gano'n tayo kadedicated kay Lord. Eh. Nilapitan ng babae, tinakbuhan lang. Eh. No? Pwede naman siyang maging ordinaryo na lang. Eh. Pero hindi siya naging ordinaryo. Talagang pinakita niya. Yung life niya, dedicated 100%. Ha? Hindi ko siya na-preserve sa crisis. Ha? Imagine mo, from favorite son to become favorite slave. Ha? Alam niyo, napansin ko, hindi lang po siya dedicated. Ha? Minintain niya talaga yung integrity niya. No? Minintain niya po yung integrity niya. So, yun ang in-encourage ko po sa atin. Uulitin ko ito. No? During the crisis, pakita natin na tayo fully dedicated sa Diyos. 100%. Ha? Dedicated tayo. So, intact dapat yung ating integrity. Maintain your integrity. We have coronavirus, but we must maintain our integrity crisis. Ha? Huwag tayong pupunta roon. Dapat maayos po integrity natin. Anong ibig sabihin ni integrity? Integrity means yung obedience nyo sa God's law. Obedience nyo sa God's principle. No? Pinakita po ni Joseph dito yung kandak ng kanyang sariling buhay. No? Pinakita niya lang that he is planted solidly on original firm foundation. Yan po ang buhay niya. Solid siya. Firm ang kanyang foundation. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 7? Basahin ko lang po ito sandali. Ha? Ano sabi ng Bible sa Matthew? Ang ganda po ng verse na to. No? Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who will build his house on the rock. The rain came down and the stream rose and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Nasa Matthew 7:24-27 po yan. Napansin nyo?
kapag ikaw sumusunod, obedient sa God's law and God's principle, nagiging wise daw tayo, tapos nagiging nasosolidify yung life natin. Pagdating ng storm, pagdating ng crisis daw, it could be storm, you know, strong wind, strong flood, ay hindi natutumba. Bakit? Solid po yan eh. No? Maganda yung structure natin. Okay? Now, note. Si Joseph, next crisis after the prompt pit. No? Tinatuan ng mga utol, nilaglag sa pit. Crisis number one yun. Nilagay sa slavery, binenta. Crisis number two yun. Tapos pinagbintangan ng rape, ikinulong ng walang pagkakasala. Crisis number three yun. Nakipagkaiban sa mga butler na nga kayo sa Smith, naku, iniwan, hindi naalala for 2 years. Crisis number four yun. Napansin nyo, crisis after crisis. Meaning to say, una, si Joseph hindi exempted sa crisis. Bakit mo iniisip na exempted ka? Ako nga, Bishop, hindi exempted, ikaw pa. So lahat tayo, pare-pareho, hindi tayo exempted from crisis after crisis after crisis. But listen to this very carefully. Hindi niya sinayang yung oras ni Joseph na i-blame yung mga utol niya, i-blame to mga taong ito, bin-blame si Portipar, ba't ako nakulong? No, wala siyang bin-blame. Hindi siya napunta sa blame trap. Alam niyo kung bakit? Because during the trials and testing of life, he proved his character. He proved his merit. He proved how well is his integrity. Naku po, nasubukan. Naku, dalisay po ang puso. So ano ginawa niya? Tingnan niyo po ito. Nag-maintain siya ng integrity, pero hindi lang ganun. Napunta sa pit, napunta sa slavery. Pagpunta niya po sa slavery, siyempre, from ano yan eh, from special son to become special slave. Pero tingnan nyo, lahat ng pinuntahan ni Joseph, gumanda. Yung lahat ng environment na ordinaryo, ginawa niyang extraordinary. Sa kanakakita, pagdating po sa preso, ginawa siyang administrator eh. Sa bahay niya, ginawang chief slave eh. Alam niyo kung bakit? Hindi ginagamit ni Joseph na palusot ang crisis para wag siya mag-perform. You see that? The more na nagka-crisis, the more nag-perform. Yun ang puntos. Yun ang gusto kong makita ninyo mga kapatid. Habang si Lord, tayo mga Kristiyan, ganito yan eh. Habang yung mga tao, kinukuha niyo yung atensyon para bumalik sila sa Diyos. Tayo naman, galingan natin. Ha? Galingan natin mag-share. Galingan natin mag-share ng gospel, mag-consolidate. Yun ang role natin. We create an atmosphere where wherever you go, it becomes better. Ibig sabihin yan, spirit of excellence yan. No? Hindi lang integrity, may spirit of excellence pa siya. Alam mo, nakakabigla sa kanya, kahit mo siya saan ilagay, gaganda yung lugar. Ibig sabihin, pag nandyan ako, i-develop ko. Nasa crisis tayo, mag-develop tayo ng something. Alam nyo, sa totoo lang, pwede naman ako hindi na mag-ano, hindi na ako gumalaw eh. No? Wala tayong magagawa, kung tatahimik na lang ako dahil wala eh. No? Pero sabi ko, Lord, hayaan mo pagandahin ko palalo yung mga magsimbahan. Kaya mo matulungan ko pa yung mga Christians, yung mga pastors. Yun ang ginawa ko. Bakit? Gusto kong mag-ala Joseph eh. No, alam nga namang makita ko yung mga pastor nang hina, na wala. Hindi. So ano ginawa ko yun? Nagla-livestream ako, di ba? So lahat ng mga pastor, eh tingnan yung mga nagbo-view po niya, mga 50,000, 30,000. Why? Eh kasi po marami po nangangailangan. So ang goal ko, as I nag-livestream ako, is to make the environment better than ha? Ganun ang gawin natin lahat. Lahat tayo. Hindi lang ako. Pati kayo mga kapatid. Lahat ng sa leader. Dapat bago pagkatapos nitong during and after, lalong lumago ang mga cell group natin. Lalo yung mga bahay natin gumanda o masenso. No? Yung bahay ninyo, wala namang kayo ginagawa. Para mag-ala Joseph kayo, kayo yung slave din na nandyan. Ha? Kayo yung Joseph sa loob ng tahanan. Yung isang linggo lang makita na bago yung bahay ninyo, gumanda. Kung may mga ano, ipagandahin nyo, pag-iusin nyo talaga. Yung bang pagkatapos po ng crisis, nagtataka sila, parang hindi tayo dumaan sa crisis. Isa sa naalala ko, si Joseph, mula sa kulungan, ilalagay na siya doon, magiging prime minister na eh. Alam mo ginawa sa kanya? Maligo ka, magbihis ka, harap ka sa pero. Sabi. Siyempre, yung frustration niya, no? Tama, mababalbas, magamit siya, nandun siya eh. No? Pero sa totoo lang, pag napag-aralan niyo po si Joseph, pagbalik niya, maayos. Nakapag-ahit, nakapaligo.
Yung bang preso ako, pero sa loob ko, there is a governor inside. Yung ganun ba, di ba? Slave ako, sa labas yun lang nakikita, slave, pero sa loob, governor ako. Meaning to say, I will govern the house, and then I will govern the prison house. Next, you govern Egypt and the rest of the world. So talagang dapat itong panahon na to, hindi daon yung gawing katwiran na ang crisis ay narito at nawala yung excellent spirit mo. Dapat bahay mo mas lalong gumanda, umayos. Kung ano man sa trabaho mo, kung ano man, galingan mo, mag-aral ka pa, tindihan mo. At pagkatapos po ng crisis, ibang usapan. Why? Kasi po, nabago po tayo. Hindi lamang po kailangan ng dedication kay Lord. Dapat i-maintain natin yung integrity. Integrity sa pagsunod po ng kanyang mga salita. At suggestion ko po, let's make the atmosphere and every environment where we are, let's make it better. Si Bishop Oriel, kilala niyo po ako. Wala po akong gustong gawin. Kaya sabi ko, ako po yung nagpipili na huwag tayong bababaya sa gawain ng Diyos. Titiyakin ko po na ba, pagkatapos po nitong crisis na ito, ang Doulos for Christ is a better Doulos for Christ. Hindi tayo magsasalita kasi nabugbog ang Doulos eh. Nabugbog si ba? No. Like Joseph, let's give our best, mga kapatid. Pagandahin talaga po natin. Kinakailangan yung perspective natin. Maganda. Alam nyo, nakita ko. Gawin natin ito lahat, ha? Ilabas natin yung pinaka-the best na nasa loob natin. Ilabas natin yan. Because God is expecting us to bring out our best for this kind of situation. Nilagay sa slavery, nilabas yung best niya, di ba? Si Joseph. Doon sa prisoners, nilabas yung best niya. Pagdating mo naman doon sa nung siya naging prime minister, nilabas pa rin yung the best niya eh. So, we express who we are. Ganun po yan. Ha? Kung bakit nagkawarak-warak. Because ikaw yun. Kung gumanda yan, because that is just an expression. Ha? Tama mo ba? So, ang crisis is not a good alibi for us to be stagnant and underdeveloped. No. This crisis gives us all the reason and motivation to become a better person. To become an excellent leader. Ha? Simple lang naman yan eh. Now, find the needs, meet the needs. Yun lang po yan. Anticipate mo yung needs, meet mo, ganyan ang leader eh. Diba? So, pumasok si Joseph doon sa bahay ni Portipar, maraming needs, inayos niya. Pumasok siya sa loob ng preso, maraming needs, inayos niya. Pumunta siya sa prime minister niya, prime minister na siya, tinineng yung needs, sinabi niya. Why? Think about this. Lahat tayo may gift. Labas natin yung pinaka-the best out of our gift. Diyan po, makikilala. May kayong meron kayong original design. Meron talaga kayong ano. May calling talaga tayo. Kaya nga po, sa lahat ng pastor, kaibigan ko, labas natin yung galing natin. Ha? Lahat po tayo. Ilabas natin yung pinaka-the best. Let's meet na. Huwag lang tayo mag-pray and pass. Ha? Pero higit sa lahat. May aksyon. Ha? Alam nyo, yung mahirap po yung puro tayo fasting and pray, wala naman tayong ginagawa. Mali po yun. Para sa akin, tama talaga mag-pray and fasting tayo. Pero after mag-pray ka, mag-fasting ka, ilabas mo yung pinakagaling mo. Bring out your best because that's who you are. No? Find out the needs wherever you go. Let's change the environment. Kaya nga may kanta tayo, di ba? The atmosphere is changing now. Bakit? Ay, nandun tayo. Mga kapatid, ang Pilipinas, hindi ito mabawasak. Bakit? Andito tayo. Andito yung magagaling na pastor, andito yung magagaling na disciple ng Panginoon. Paano mawawasakin ang Pilipinas? Ha? How? Tell me. Andito ata magagaling na mga disciples ng Panginoon. Ikaw, galing ka. So that's why I encourage you, bring out the best out of your life. Ha? Carry your integrity, have a good perspective, salubungin mo itong crisis na ito, ilabas mo yung galing. Hindi itong crisis, hindi tayo tutumba nito. Tatalunin natin to. Ha? Kaya nga, araw-araw, let's ask God for wisdom, knowledge, and understanding. That is our riches. Ha? Huwag niyong kakalimutan, mga kapatid. Let's make this world better because we are, remember, we are the light. The light shines brighter in darkness, mga kapatid. Okay? Mga kapatid, huwag niyong kakalimutan. May ang God-given gift, yun ang naging reason ba't siya pinakawalan. Kailangan ng bayan ng Egypt yung gift niya.
tinanggal siya doon sa kanyang worst condition, sa crisis niya. Because siya ang carrier ng interpretation ng dream. Gifts yun eh, di ba? So lahat tayo, ilabas niyo yung gifts niyo ngayon. Ilabas natin to. So mga kapatid, huwag niyo makakalimutan, meron pong genuine crisis ko ngayon. Ha? Meron pong genuine crisis. Pero, palingan ko lang po ulit yung verse. Ano sabi mo ng Bible? Ano pa sabi ng verse na ito? The reason the dream was given to Pharaoh in two forms is that the matter has been firmly decided by God and God will do it soon. Yung maganda at pangit, siya nag-decide. Hindi lang puro harvest, pero may famine. Desisyon ng Diyos siya. Para sa akin po ngayon, I don't need to worry because if God makes a decision to bring about this crisis, like Joseph, tama lang dapat ang perspective ko. Tama lang dapat yung integrity ko. Tama lang dapat na pagandihin ko yung kapaligiran ko, na dinatnan ko. At dapat lang na ilabas ko yung gift ko para makatulong sa maraming tao. Our gift will save the world. Our gift is our God-given assignment. So let me close by telling you sa oras pong ito, kung kayo po yung nakikinig ngayon, nanonood sa live stream, first time po, wala kayong relasyon sa Diyos, mahirapan po kayo. I encourage everybody na lahat po tayo ngayon, kinukuha ng Diyos ang atensyon natin. Merong Diyos na nagmamahal sa atin. Bumalik tayo sa Kanya. Alam niyo lang gagawin natin? A. Number one, pagsisihan mo ang kasalanan. Pag sinabi po kasalanan, yung mga pagtitiwala natin sa mali. Ha? Kala natin masaya kasalanan, kaya natin mga ganda pera, nakalimutan natin ang Diyos. Kasalanan po yan. Pangalawa, kumilala tayo ng Panginoon at ang Panginoon ay si Kristo. Maraming tao ngayon wala ng Kristo. Parang meron silang Diyos, sa religious lang. But I want you to become a true son or daughter of the kingdom. By surrendering your life to the King, His name is Jesus, and become part of the kingdom of God. Repent and believe the gospel, ang mabuting balita. Magpasakop tayo sa karya ng Diyos. Kung kayo po yung narito ngayon, nanonood, wala pa kayong Kristo sa buhay niyo. Siguro religious ka lang. Sa umagang ito, gusto ko pong manalangin tayo. Panalangin mo natin yung kaligtasan ng iyong kaluluwa upang bigyan ka ni Lord ng talino kung paano tayo gaganap sa krisis na ito. Panalangin muna natin. Then, after that, mananalangin po ako para sa lahat ng buong Doulos for Christ family at sa lahat ng ating viewers. Amen. Lord, salamat sa umagang ito. Tinatanggap po namin na kami makasalanan. Tinatanggap po namin na kami namumuhay ng salungat sa iyong mga banal na kasulatan. Sa araw na ito, pinubuksan namin ang aming mga puso nang yung salita ay maging bahagi ng buhay namin. We surrender to your kingship and we surrender to your law and principle and we surrender to your word. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami nagkasala. Sa araw na ito, tinatanggap namin ang mahal na hari. Ang hari ng kaharian ng Diyos. Walang iba kundi aming Panginoong Yesus na namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami iligtas. Sa araw na ito, ikaw na po ang maghari, Panginoong Yesus. Ikaw na ang aking maging Panginoon. Tinatanggap kita. At sa araw na ito, Ama, bigyan mo ko ng isang bagong buhay na nagmumula sa iyo. Lord, bigyan mo ko ng isang bagong espiritu na nagmumula sa iyo. Today, I receive Jesus my Lord and my Savior. Ama, kasama ko ipinapanalangin ang aking mga kapatid ngayon sa bawat crisis na dinadaanan namin. Alam namin, Ama, na ang aming pundasyon ay matatag kung patuloy kami magtitiwala sa iyong banal na mga salita. Kaya, Ama, sa umagang ito o sa hapong ito, kami ay tumatanggap sa iyong kaharian, Panginoon. Naniniwala kami. Tulungan mo kaming maging matatag, mamaintain ang aming integrity. Bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, and understanding so that we could bring the best out of us so that we could help and minister to other people who are in crisis now. Lord, gamitin mo kami, gamitin mo kami instrumento, Panginoon, na mabago ang aming kapaligiran, na yung takot ay mapalitan ng pananampalataya. Lord, yung pangamba, mapalitan ng pagtitiwala sa iyo. Gamitin mo kami, Panginoon. Ama, gamitin mo to ang video na ito, Panginoon, na makapagministeryo sa maraming kaluluwa na makakilala sa iyo. Sa gabing ito, Ama, o sa hapong ito, nagtitiwala kami na ikaw ang Diyos pa rin
na hindi nagkakaroon ng crisis, Lord. Ikaw ang aming hari, ikaw ang aming Diyos. Tinatagubilin namin sa iyong kalagayan ng aming bayan, Panginoon. Ama, bigyan mo ng talino ang aming Pangulo. Bigyan mo ng talino ang aming mga frontliners, Lord. Ang aming mga doctors. At Ama, I pray na pagalingin mo may sakit at may karamdaman. At Ama, lahat po kami, iahon mo kami sa krisis na ito. At hayaan mo maluwalhati, mag-glory para ang iyong pangalan. So sa hapon pong ito, marami pong salamat at pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hanggang po sa susunod, kung hindi po tayo bibigyan ng pagkakataon na magkaroon pa ng service, ay babalik ulit tayo sa live streaming. Ulitin ko po, ang ating pagbibigay ay mula po sa ating mga sa bangko. Papakita po namin sa inyo ngayon kung saan kayo magbibigay po ng inyong mga tithes and offering. Tuloy-tuloy po ang pagsunod natin sa Panginoon. Remember this, the more crisis, the more obedience. God bless you. Pagpalain po kayo ng Panginoon.